Let's pray. Dakila po namin Diyos, Panginoon po namin banal. Salamat po sa pagpapakilala niyo sa amin na inyo pong sarili. Salamat niyo po, Panginoon, at niloob niyo na makita namin, Panginoon, na silip namin ang pagmamahal ng aming Panginoon sa Kristo. At mag-respond ang aming mga puso. Dakilang Diyos, ipadala po ninyo ang banal na Espiritu kung wala po siya. Hindi po namin mararamdaman, hindi po namin mauunawaan ang anumang bagay na may kinalaman sa inyong pag-ibig sa amin. Sa hapong ito, Panginoon, kasihan niyo kami, yakapin niyo kami. Maramdaman namin, Panginoon, ang walang hanggang pag-ibig na siyang bubukal sa aming mga puso. At hindi mawawala, Panginoon, magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aking panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kumusta ang inyong karanasan dito? I hope na hindi lang kayo nag-enjoy sa fellowship nyo sa isa't isa. Naging malalim sana ang inyong reflection sa kung ano talaga ang mensahe ng Panginoon sa inyo. Amen? Ang pamagat ng message ko ngayon is, follow me. But what does it mean to follow me? Is it just like a command? Is it just an imperative na sumunod ka sa akin? What difference does it make? Pag narinig ito ng sundalo, wala lang. Basically, susunod lang siya kasi oriented siya dito. But why? Why do we have to follow him? Ano talaga yung hinihiling niya sa atin na following? Ano yun? Parang ano lang? Sunod-sunuran? Ganun? Or there's something in him that we want to follow him. Nung ma-introduce ni John the Baptist ang kanyang mga disciples, sabi niya, "Behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the world." Hindi nila nag-gets. The following day, dumating uli ang Panginoon. Inulit niya uli. "Behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the world." Natauhan yung kanyang mga disciples, sabi niya. Tayo na. Umalis na sila. Magmula nung araw na yun, hindi na sila sumunod kay John. Ang unang tanong nila sa Panginoon, saan po yung bahay niya? And then, pagkatapos nung pangalawang araw na yun, ano nangyari? Ginather na ni Jesus ang kanyang mga disciples. Ang ilan sa kanila ayaw maniwala. Sabi niya, meron bang pwedeng manggaling sa Nazareth na matino? Of course, he was able to gather 12 of them. And after that, they went to a wedding party. And then, there on that wedding party, before the Passover, bago pa ang unang Pascua ng celebration, there are three Passover celebration na na-celebrate ni Jesus Christ over the period of 3.5 years ng kanyang ministry. Ang unang Passover was what? Before the Passover was the wedding in Cana. And what did he do there? He turned water into wine. And what does it make by turning water into wine? Remember the Passover in Israel, in Egypt? Anong unang ginawa ng Panginoon sa 10 plagues? Turned water into blood. Ang gusto kong agad ipakita ng Panginoon sa atin ay yung blood niya. He's saving blood. At ano yung inilagay nila sa hamba ng kanilang mga pinto? Blood. At ano yung kinain nila that night bago sila palayain ng Panginoon? Kumain sila ng bread. Kumain din sila ng lamb. Tapos nag-gird sila ng kanilang mga loins pagkatapos umalis na sila kinabukasan. These are the symbols that are so important na in the first Passover ng Panginoon Jesucristo, sinituit niya na
maging malalim yung impact sa kanila ng blood. Kasi only the blood can we truly celebrate marriage in heaven. Amen. And then on the second Passover, before the Passover, he was able to gather a lot of people, and during that time, wala silang makain. So anong sabi ng Panginoon, what do we have there? There's only bread and a few fish. Pinakain niya ang napakarami. And then after nung bumalik sila, he was trying to introduce himself. Why does he keep on introducing himself? Bakit kailangan niya introduce sila? I'm the bread of life. Because he wants us to know him. Gano'ng kahalaga na makilala natin siya? Pakinggan niyo. 17 verse 3 ng John. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Napakahalaga na makilala natin siya. Susunod ka ba sa isang taong di mo kilala? Ha? Ba't may mga babae na kilala lang sa Facebook, sumusunod na? Pastor naman, kumakahugot naman eh, wagas. Balik tayo uli, baka mawala yung isip niyo. Baka maisip niyo na naman yung mga ka-chat niyo. Wala nga po eh. Jesus wants to establish relationship with us by making himself known to you. Lagi na lang ang Panginoon nagpapakilala sa iyo, manhid ka lang. Huh? From time to time, he wants to introduce himself to you. Pag nakakita ka ng door, sasabihin niya, I am the door. Pag nakakita ka ng bread, I am the bread. Pag nakakita ka ng light, I am the light. Pag nakakita ka ng river, I am the water. The flowing river of water. Lahat na lang na makikita mo, inintroduce niya ang sarili para hindi ka lang mawala sa kanya. Bakit ka pa tumitingin sa iba? Maka-react naman kayo, puwagas. Ang point natin dito mga kapatid, nagkulang ba ang Panginoon sa panliligaw? Bakit hindi mo sinasagot? That they may know Him. This is eternal life, that they may know you. That they may know you. Gaano ba kalalim yung salitang no? Gusto nyo yung lalim-laliman natin, yung medyo masakit? Matthew chapter 7, if you have your Bibles with you. Wala kayong Bible? Hindi ba pwedeng bumilang ka ng 10 para may Bible sila? Okay, sige, go. Basa. Pagbasa, hindi pwede may Bible. Ako, binababad ko lahat ng survival, lahat sila may Bible pa rin. 7 days silang babad sa tubig, may Bible pa rin sila. Bible or bullpen? I'm willing to stay. I'm willing to wait. Mahalaga ang Bible. Huwag niyong kakalimutan. We're going to study the Bible. Gaano kahalaga ang makilala ang Panginoon? Eh, kilala ko naman po ang Panginoon. Really? Ang tanong, kilala ka ba ng Panginoon? Good. So gusto ko nakakita yung mga kabataan na may hawak na Bible. Kahit nagpe-pretend lang. Are you ready? Matthew chapter 7, verse 13. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way that which leads to life, and there are few who find it. Napakalawak ng pintuan patungo sa kapahamakan. At marami ang dooy pumupunta. Ano nga yung pag-aaral natin kagabi? Ng malawak na pintuan? The way to self.
The way to self is a wide gate. Lahat ng tao papunta dito. Tama mali? The way to self. Ang kilalang nang nila ang iyong sarili. Kikilala sila ng iba para meron silang benefit. Para meron silang pakinabang. At minsan, kikilalanin din nila ang Diyos, pero hindi para magpagamit sa Diyos, kundi para gamitin ang Diyos. Nasubukan nyo na bang gamitin yung Holy Spirit? From time to time, nagpipray tayo, Lord, pwede ba bigyan ng ganito, ganito, ganito? Wala. The Lord is just a genie. Ang Lord ay isang genie lang na pag kailangan natin, lalapit tayo. Okay? Parang alkansya na pagka nangangailangan ka, meron kang mahuhugot. But this is not the kind of a knowledge na gusto ng Panginoon. More than that. Ang sabi niya, beware of false prophets who come to you as sheep's clothing, in sheep's clothing, but inwardly, they are ravenous wolves. Mag-ingat kayo na nalalapit sa inyo ang mga ano, ang mga propeta. Propeta means those who prophesy, those who preach. Mag-ingat kayo sa mga preacher na meron silang sheep's clothing, pero ang loob nila ay ravenous wolves. Iba yung kanilang ipinapakita sa labas, iba yung kanilang nasa loob. Ang tawag ko dito ay orokan. Orokan. Ibang-iba yung sa labas. Artista. Ano? Robin Williams. Nagpapasaya, pero hindi masaya. And then, ang sabi niya, you will know them by their fruits. Naalala niyo na yung fruits? What rings the bell? Fruits. Fruits of the Holy Spirit. And what are the fruits of the Holy Spirit? Love, peace, joy, kindness, goodness, faithfulness, long-suffering, temperance, patience. By their fruits, you shall know them. Sa kanilang mga bunga, makikilala mo sila. Ang tanong, how do we know God and how do we know that God knows us? So verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of the Father which is in heaven. Hindi ang lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kundi yun lamang na ano, gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tanong ko sa inyo, ano ba ang kalooban ng Ama na nasa langit? Pag layman ang sasagot, ang kautusan, pastor, ang kalooban ng Diyos. Saan mo makuha? Psalm 40 verse 8. Well, good. I delight to do thy will, O thy God. Thy law is within my heart. Tanong, yung law ba ng Diyos nakaliligtas? May buhay na walang hanggan ba sa pagtupad sa kautusan? Definitely, we would all agree that there is no life there. There is order, there is protection, but there is no life. Only in Christ, there is life. So, kung ang kalooban lang ng Panginoon ang pag-uusapan, that is in John chapter 6. John chapter 6, verse 40, and this is the will of Him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life. Anong kalooban ng Diyos? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Pero anong ginawa? Ang sabi niya, I do not know. Sabi niya, Lord, Lord. Not all who says Lord, Lord, but only those who do the will of the Father. What is the will of the Father? To believe in His Son. And this is eternal life, that we may believe in Him. Amen? Ano raw ang eternal life na maniwala tayo sa Kanya. Pastor, naniniwala naman ako sa Kanya. Really? Sabi pa ng mga Koreano, yearly? Naniniwala ka talaga sa Diyos? Do you really know Him? Ang sabi ng 22, many will say to me in that, Lord, Lord, have we not prophesied in your name?
cast out demons in your names, done many wonders in your names. Lord, hindi ba very active kami sa pagpipreach ng gospel, ng voice of youth? Hindi ba nagpalayas kami ng mga demonyo in your name, na nabago nga namin yung mga buhay nila? Hindi ba nagpagaling kami, Panginoon, sa pangalan mo? Never namin kinredit sa sarili namin. Sa pangalan mo lahat. Posible kaya na active tayong lahat sa gawain ng Panginoon. Very fruitful yung ating mga ministries. At sa katapos-tapusan sasabihin ng Panginoon, "Then I declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness." Minsan ang alam lang natin sa kasalanan ay ano, transgression of the law. Yun lang alam natin sa kasalanan. Never natin naisip ng kasalanan is what? Broken relationship. Wala, ang lagi natin inisip, ang kasalanan is when I transgress the law. Kaya kinikip mo yung sarili mo para hindi matransgress yung law, pero you are not keeping relationship with Him. And what does it take to have relationship? Communication. And what does it take to have communication? Listening. Reading His Word. Talking to Him. Sharing Him. And yet, even if you share Him, if you don't have connection with Him, there is no us. Walang naging tayo. May naging ikaw siguro, gamit-gamit pangalan ko. Baka apelyido ko lang ang ginagamit mo, pero ang puso mo, wala sa akin. Meron kaya mga gumagamit ng apelyido na Christian? May gumagamit ng apelyido na Adventist? Pero wala talagang whatsoever connection with God. Do you spend your time with God? Si Mrs. Cluche, I was able to meet them when I was in the US. Sabi niya sa asawa niya, "Bakit ikaw lahat ng panalangin mo sinusunod ng Panginoon, tinutupad? Bakit ako hindi?" Sabi ng asawa niya, "Hindi naman. Kailangan mo lang talaga na mag-spend time sa Kanya." Pag nag-spend time ka sa Panginoon, sasabihin niya kung ano ipapanalangin mo. E di siyempre, ipapanalangin mo kung ano yung sinabi niya sa'yo. Hindi niya ba susundin yung ipinapanalangin mo na sinabi niya na ipinalangin mo? Definitely, gagawin niya. Siya ang nagsabi ipanalangin mo eh. Ang problema sa'yo, ang ipinapanalangin mo yung gusto mo lang. "Lord, kung wala kang naiisip na partner para sa akin, pwede bang mag-suggest?" Parang hindi alam ng Diyos ang ginagawa niya, di ba? Kailangan, mas matalino ka eh. Ang point natin dito, bakit hindi natutupad yung mga panalangin natin? Because it is not His will. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. According to His will. Ang problema, lahat ng panalangin mo according to your will. Ikaw ang may hawak ng timon. Ikaw ang may hawak ng manubela. Gusto mo lang sumunod ang Diyos. So sino ang follow me? Si ikaw ang follow kay Christ o si Christ ang gusto mong mag-follow sa iyo? O baka naman naka-block na si Christ? Pag naka-block na, hindi maka-follow. O dapat ikaw ang follower ni Christ? Today, the Lord is saying, "I never knew you." Sakit no, no? Yung, magkakilala ba tayo? Huh? After all these years na ginawa ko para sa iyo, Lord, sasabihin mo sa akin, hindi mo ko kilala. Sabi ng Panginoon, pwede mo bang i-introduce yung sarili mo sa akin? And what does it mean to know? Know sa scriptures in Genesis chapter 4 verse 1 means to have a fruitful relationship. And Adam knew Eve, and he bore Cain. Gusto mo talaga na makilala ang Panginoon, dapat fruitful yung relationship nyo. Posible ba na habang tumatrabaho ka para sa asawa mo, para sa anak mo, hindi ka man lang nakikipag-usap sa kanila? Possible ba yun? Pera-pera lang? Posible ba na
elder ka ng church, ginagawa mo lahat na makakaya mo, pero wala kang relasyon talaga sa mga miyembro mo. Posible ba yan? Posible. Posible ba na sinisikap mo lahat na magluto, maglaba para sa anak mo, pero wala kang oras para makipag-usap sa malalim niyang mga problema? So sabi ng Panginoon, I never knew you. Pero active na active ito. Let's go to another passage in the scriptures, Matthew chapter 25. The 10 virgins. Among the 10 virgins, there are 5 that are foolish and there are 5 that are wise. At ang sabi ni Ellen White, all these virgins are sincere. None of them were hypocrites. Ano sabi niya? Wala daw sa kanila. They have white robes. Ibig sabihin, mapuputi. Tama ang kanilang alam, tama ang kanilang doktrina, at hindi sila plastic. Sincere silang lahat. Pero may 5 na overconfident. Sino sa inyo yung overconfident na dahil 5 years na kayong engaged, mag-end up sa marriage ang engagement ninyo? Pero isang araw, bigla na lang sinabi ng sweetheart mo, hindi na. Tapos redeeming the time, iniisip mo yung mga panahon na kung maibabalik mo lang, pero hindi mo na maibalik, nasayang mo na yung oras, hindi mo na-establish yung relationship. Inassume mo lang na everything is okay. Ito yung nangyari sa 5 virgins. Sabi ni Mrs. White, the oils represent the Holy Spirit. Oil represented the Holy Spirit. And all the way, iniisip nila, tama na yung amount ng Holy Spirit na nasa akin, kaya ko na to. Pwede na to, kahit hindi na ako masyadong mag-pray, kahit hindi ko nahilingin, kahit hindi na ako makipag-usap. In fact, kaya ko nang magpabaptize ng napakaraming tao kasi sa galing ko ba naman, kaya ko silang doktrinahan lahat, kaya ko silang maging Adventist lahat, kahit nga hindi ko nagaanong hilingin ng Holy Spirit. Sabi ni Ellen White, eloquence, education, is of no avail. Only by the unction of the Holy Spirit shall hearts be touched and transformation occur. Hindi mo kaya ito. Kaya mo mag-preach, kaya mo magpabinyag, pero ang tanong, kaya mo bang mag-transform ng sarili mo at ng buhay ng iba? You cannot do this by yourself. It's only by the unction of the Holy Spirit. And yet, ang sabi niya sa Christ Object Lesson, I think, ang sabi niya, kung bakit daw napakaunti lamang ng mga ministro at ng mga laiko na humihiling sa Holy Spirit ay dahil natutunan nilang gawin ang lahat ng bagay kahit wala ito. And why is the Holy Spirit so important in knowing God? Let's read. 1 John chapter 3, verse 24. Now, he who keeps the commandments abides in him and he in him. And by this we know, dito nalalaman natin that he abides in us by the Spirit to whom he has given us. Paano mo malalaman na nananatili si Kristo sa iyo? By the Spirit that lives in us. Ang tanong, nasa'yo ba talaga ang Holy Spirit o ina-assume mo lang na nandyan? Ilan sa inyo ang may relasyon talaga kay Kristo at sa Holy Spirit? Hindi ko sinasabing, lahat tayo ay virgins, we are sincere. Parang tanong, do we spend time? Ang sabi ni Mrs. Cluchet, sabi niya, lagi na lang ikaw. Sabi niya, hindi ka mag-spend ng time sa Panginoon. Sabi niya, ikaw kasi wala kang ganong ginagawa. Pareho tayo nasa General Conference. Busy tayong dalawa. Pero sabi niya, spend time with God. Hindi ko kayang gumising na kagaya ng pag-gising mo.
4 o'clock in the morning just to talk with God. Sabi niya, parang lag, yung babae, kahit anong gawin mo, hindi mo siya kayang gisingin. Para siyang lag. Pero sabi ni Ron, manalangin ka, nagisingin ka ng Panginoon. Just to talk to Him. Anong sabi ng Mark chapter 1 verse 35? Very early in the morning, way before the break of dawn, Jesus went to a solitary place to pray. Every day, He asked for the fresh baptism of the Holy Spirit. And yet, tayo na mga mahihinang tao, we don't have time for strength. Wala tayong panahon para kumuha ng lakas sa Panginoon. Kung bakit ang ating mga ministry ay walang kayang maapektuhan, walang kayang transformation na gawin kanino man. Kasi we trust too much on our own strength to convert and to transform. This is not our work. Pero ang sabi ni Ron, manalangin ka sa Panginoon. So nanalangin yung babae, Lord, gisingin mo naman ako ng alas 4. Well and good, kinabukasan ng alas 4, nag-ring yung kanilang phone, yung dial phone nila, nag-ring. Tapos may naka-attach na recorder yon para pag nag-ring ng several times, didiretso sa recorder, magki-kick in yung recorder para i-record yung conversation. Pero this time, for the first time, nagising yung babae at yung lalaki na usually nagigising in one click, hindi nagising. Ang tagal na hindi pa na nagigising, so nagising yung babae. Pagkagising ng babae, sabi niya, bakit kaya hindi nagising yung asawa ko? At sabi niya, sino kaya naman ang tatawag ng 4 o'clock in the morning? So pinick up niya na yung phone. Pag pick up niya ng phone, ang sabi nung nasa kabilang line, di ba sabi mo, gisingin kita. O ayan, ginising na kita. Tapos bumaba na. And this is a true story. See how God is so willing to establish a relationship with you. And yet, how many times do we neglect our relationship with Him? Nung mag-sweetheart kami ni Lalay, nasa China siya. And I have to spend every Sunday at least 1 hour to talk with her over the phone. I cherish those time by which we could talk to each other. That is the only time na pwede kami mag-usap. And those were wonderful time with her. But God is even more willing to establish that relationship with you. What are you doing with your time with Him? Do you spend your time with God? Or you're so busy in the ministry of God? Lord, sorry po. Busy na po kasi ako sa gawain mo. Wala na po talaga akong panahon para sa iyo. Amen. How many of you na pagdating ng Panginoon, you will knock on His doors, and while you knock on His doors, ang sabi ng Panginoon, Lord, Lord, open us. But He answered and said, assuredly, I say to you, I do not know you. 5 virgins. Tama lahat ng doctrine nila. They're a prophetic church. They love God. They're sincere people. Only that they didn't have time with God. Kaya sabi ng Panginoon, I'm so sorry. Hindi niya sinabing, I never knew you. Ang sabi lang niya, you did not maintain the relationship. You give up too easily. Ina-assume mo lang na meron, kaya lang talagang wala. And all the way I was there, Revelation chapter 3, nagkulang ba ako? Ay, di ako nagkulang. Sabi ng Panginoon, Revelation chapter 3 and verse 20, ang sabi niya, I know your works, that you are neither cold nor hot. Kilala kita, mainit ka sa labas. Ipinapakita mo sa mga tao na mainit ka, ipinapakita mo sa akin na mainit ka, active ka sa lahat ng gawain. Kilala kita. Ang problema, yung loob. Malamig masyado sa loob.
malamig masyado. Wala akong masyadong maramdaman. Hindi ko nga alam kung bakit active na active ka sa labas. Pero wala naman tayo. Ang offer niya sa atin na ito. Ito offer niya. Behold, I stand at the door and knock. Sabi niya, alam mo, rain or shine, kumakatok ako sa puso mo. If anyone hear my voice and open the door, kung makikinig ka lang sana sa akin, if you just spend time listening to me and then opening the door, you did not even care to listen, how would you care to open the doors of your heart? Nagbibingi-bingihan ka lang, nagri-ring, nagkumakatok, pero wala, parang walang nangyari. How many times ang sinabi ng Panginoon, mag-pray ka naman? How many times sinabi ng Panginoon, pag-pray mo naman si ganito? But you did not care. You think you can fix the relationship? Too late. Relationship takes time. Amen? And if you have a chance to fix that relationship now, fix it or lose it. Tama mali. Fix it or lose it. What you cannot fix, you will lose. Ano man bagay na hindi mo inayos, mawawala sa'yo. And the Lord says, if anyone hear my voice and opens the door, sabi niya, I will come to him. Napakaganda. I will come to him and dine with him. Isa lang naman ang gusto ng Panginoon eh, makipag-date lang sa'yo. Kumain lang ng konti, just to talk a little. Tell me about your life. Tell me about your heart. And he with me. Ang gusto lang ng Panginoon, makapiling ka niya talaga. Hindi niya tinitingnan yung kung anong gagawin mo para sa kanya, kundi ano ba talaga siya sa iyo. So tapos na yung introduction ko. Jesus wants to establish relationship. How does he want to establish relationship? By making himself known to us. How do we respond to that? Una, Pastor, nagtanong ka kanina, paano ko malalaman na kilala kita? At paano ko malalaman na kilala mo ako? Ang unang palatandaan na kilala mo ang Diyos ay 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Paano mo lalaman na kilala mo ang Diyos? Very easy. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Pag mahal mo lahat ng tao, kilala mo ang Diyos. Pag hindi mo kayang patawarin ng ibang tao, hindi mo kilala ang Diyos. Mamaya papakilala ko sa inyo kung sino ang Diyos. And then in verse 8, it says, he who does not love does not know God, for God is love. God is love. Kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo kayang umibig. Kasi ang pag-ibig ay response lang natin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? And how do you know God? He is introducing himself as love. So kung titingnan natin ang 1 Corinthians chapter 13, anong sabi? Though I speak with the tongues of men and of angels and have not God, I became a sounding brass and a clanging cymbals. Kahit na magsalita ka ng magagandang salita, kung hindi nang gagaling sa Diyos, wala kang pag-ibig. And do I have gift of prophecy and understand all things? And do I have faith that I could move mountains but have not God? It profiteth me nothing.
Kung hindi galing sa Diyos yan, yung pananampalataya mo yan, yung knowledge mo, yung gift. See, love is more than words. Love is more than gifts. Love is more than knowledge. Sabi ng iba, Pastor, love is affirmation through words. No, no, more than that. Pastor, love is giving gifts. No, 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 more than that. Sabi ng iba, though I give my body to be burned and give my goods to feed the poor and have not love and have not God, I am nothing. Pastor, love is a sacrifice, more than a sacrifice. So what is love? God is love. God is patient. God is kind. God is not proud. God does not please in evil, but rejoices with the truth. Lahat ng ito ng 1 Corinthians chapter 13 ay natupad sa krus ng Kalbaryo. Everything that we could ever think, bears all things, hopes all things, endures all things. This is God. And when you do not know God, you would not know how to love. Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo alam kung paano umibig. Naalala niyo si Pedro? Well, I was talking to you on that night when he was about to be betrayed. Ang sabi ng Panginoon, I must wash your feet. Sabi niya, Panginoon, wag na po ninyong hugasan. Sabi niya, kung hindi ko kayo hugasan, wala kayong bahagi sa akin. This is in John 13. Let's open our Bible. John 13. John chapter 13, sabi niya, For I then, your Lord and teacher, have washed your feet, so also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Ako nga na master and Lord, hindi naman servant, servant ang nag-wash ng feet. Pero sabi niya, ako nga na master, nag-wash ng feet ninyo. You also have to wash each other's feet, meaning you have to love one another. Ang gusto niyang sabihin, ako kilala ko kung sino magkakanulo sa akin. Kilala ko kung sino ang tatanggi sa akin. Lahat kayo, pero hinugasan ko kayo because I want you to be part of my life. Part of me. Relationship ang in-establish dito, hindi yung sumunod ka lang sa utos ng Diyos, akala mo langit ka. If there is no relationship, there is no heaven. How would you like to go to heaven na hindi mo naman kilala yung purpose kung bakit ka pumunta doon? Ang sabi nila, ang langit daw ay palakasan lang. Meron akong kilala na hindi sila makapasok doon sa airplane, C-130. Kasi, nagdagdag ng armas. Eh, nung nagdagdag ng armas, hindi na sila makapasok. Kasi, konti na lang ang pwedeng pumasok. Eh, merong isang babae na ano. Eh, ang tagal na nila naghintay doon, 8 hours. Tapos may babaeng sexy dumating. Pagdating nung sexy na babae, pinapasok. Sabi niya, bakit naman ganun? Ang tagal-tagal namin naghintay dito. Yan ngayon lang, dahil sexy lang. Sabi niya, pasensya na po kayo. Sabi niya, pamangkin po kasi yan ng piloto eh. Pahiya sila eh. Hindi pinag-uusapan dito kung matagal ka ng Adventist. May mga nauunang nahuhuli at may nauling nauna. Huwag mo ipagmalaki na, masunurin ako sa Panginoon, tagal-tagal ko na nasa ministry. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan, may relasyon ka pa ba sa piloto? Amen? May relasyon ka pa ba kay Kristo? Kasi lahat ng naligtas sa langit, may personal na relasyon sa Diyos. Amen? Hindi yung wala ka namang invitation. Oh, ay, ba't nandito po kayo? Sino po sila? Ba't nandito po kayo? Assuming, ako nung bata ako, kada libing nandun ako. Kahit sino pa yan, ang importante sa akin ay yung zesto at saka yung sandwich na egg sandwich.
Eh wala namang ticket na kailangan, makakapasok ako. Ayun, mga anak ko last time pumunta sa patay, lagi na lang sila nandun sa table nung mga may pagkain. Sige, suy, nakakahiya kayo. Mabuti kung ganun sa langit, yung para kang langaw na umaali-aligid lang, makapasok lang sa langit. You cannot go there. Walang nakarating sa langit na nadulas lang. Naintindihan nyo? Lahat ay may relasyon sa Diyos. So, paano mo malalaman na kilala mo ang Diyos? If you love one another. Bakit? Si Judas, when he is about to betray Jesus Christ, ang sabi ng Panginoon, kung kanino ko ibibigay ang tinapay na ito na sinausaw ko, siya ang magkakanulo sa akin. Alam niyo ba yung gabi na yun, the faithful, the solemn night, yung mismong event na yon ay talagang ginawa ng Panginoon para kay Judas. Paano ko nasabi? Kasi nung hugasan niya ang mga alagad, sabi niya, malilinis na kayong lahat, meron lang isa na hindi. So kaya niya hinugasan ang paa ng mga alagad para kay Judas, hindi para sa mga alagad. Do you get the point? So gaanong pagmamahal ito na kahit alam ng Panginoon na magkakasala ka mamaya, ngayon pa lang pinapakita na niya na pinatawad ka na niya. At eto pa, nagmamalaki si Pedro, sabi ng Panginoon, saan ka ba pupunta? Sabi niya, hindi mo alam kung saan ka. Hindi, hindi, mamamatay ako para sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, let me read it. Sabi ng Panginoon, will you lay down your life for my sake? Most assuredly, I say to you, the rooster shall not crow till you have denied me 3 times. Ibibigay mo talaga yung buhay mo sa akin, so ikaw na ang tagapagligtas ngayon. Yabang, you know, alam niyo si Pedro, nagsasalita muna bago mag-isip. Ilan sa atin yung ganun? Yung hindi pa dumarating, yung bibig niya nakapasok na sa bahay. Hindi niya iniisip, pero ang sabi ng Panginoon, alam mo bang itatanggi mo ako ng 3 times bago tumilaok ang manok? Pero ang sabi ng next verse, but let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, if it were not so, I would have told you. I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Nung gabi na yon, nang ibigay niya kay Judas yung tinapay na isinausaw niya sa wine, parang sinabi niya na yung buong occasion ay para talaga kay Judas. Naalala mo yung wine ay binibigay sa pinaka-importanteng tao, at saka yung bread, yun ang ino-offer sa pinaka-importanteng tao, tapos nagto-toast ang lahat ng tao para dun sa taong yun. This is the most important night, and this night was established for Judas. Para kung si Judas ay magkamali, meron siyang enough motivation para bumalik na kagaya ng prodigal son. Amen? Kasi yung prodigal son, alam niya na patatawarin siya ng ama niya. Pero si Judas, inisip niya, patatawarin ako ng Panginoon, pero nakakahiya na. It's too good to be true. Ilan sa inyo na sinisikap na kayong ligawan ng Panginoon, pero kaya nyo pa rin pamanhirin ang inyong mga puso? Kaya pa rin tigasan ng puso na kahit pinapatawad na kayo ng Panginoon, ayaw nyo pa rin tanggapin ang pagpapatawad kasi nahihiya kayo sa Panginoon. Anong kinahihiya nyo? Yung rotten nyo na puso, wala kayong kayang ibigay na matino sa Panginoon. Ang pwede nyo lang ibigay sa Panginoon ay ang inyong mga kabalbalan. Amen? Ano pa ba i-offer mo sa Diyos? Katinuan? Wala kang kayang katinuan i-offer sa Diyos. I-offer mo yung kasalanan mo sa Diyos, i-offer mo yung pride mo. Kasi yan lang ang meron ka. At yan lang din naman ang gustong kunin ng Panginoon mula sa iyo. Amen? Today, offer your pride to God. Lord, I cannot give you anything but this rotten, wicked, deceitful heart. Pag binigay mo yan sa Panginoon, God will transform that heart into His likeness. He will transform it to be like His. Amen. Huwag mo lang masyadong i-keep sa sarili mo. Pero ang sabi niya kay Peter, Peter, kahit na itatanggi mo ako 3 times ngayong gabing ito, bago tumilaok ang manok, tandaan mo ito. Isinulat ko na ang pangalan mo sa mga foundation ng Jerusalem. Nandun na ang pangalan mo. At si Judas is the same.
ready na sana kung hindi niya tatanggihan. Alam niyo kung sino hindi tumanggi na makasalanan din? Si Pablo. Nagpe-persecute ng mga Christians, pero nung tawagan ng Panginoon, lumapit. Amen? Kaya yung hiya ni Pablo, dahil sa hiya niya, nangaral siya ng nangaral, at ipinangaral niya kahit sa mga makasalanan kasi alam niya na siya mismo na makasalanan pinatawad, sila pa kaya? Walang sino man tao na lalapit sa Panginoon na tatanggihan niya. Amen? E nahihiya na si Pablo, si Pedro. Magmula nung itinanggi niya si Kristo, tahimik na siya all throughout the scriptures, hindi siya nagsalita. All throughout that time. At nung dumating ang Panginoon, bumalik na siya uli sa dati niyang hanap buhay. Anong dati niyang hanap buhay? Pangingisda. Tinawagan siya ng Panginoon sa magmula ngayon, tao na ang iyong huhulihin. Pero nung nawala na ang Panginoon, balik uli siya sa kanyang profession. At sabi sa kanya ng Panginoon, pwede bang ilagay niyo ng konti sa kanan yung inyong lambat? Nung makuha nila, nakakuha sila ng 157. If I'm not mistaken, 152, I don't know. Nung makakuha sila, sumulong na si Pedro, sabi niya, ang Panginoon ito, ang Panginoon ito. Nung dumiretso na siya doon, pagtingin niya, luto na ang isda. Meron ng tinapay, nakaredy na ang Panginoon. Kasi gustong-gusto ng Panginoon lagi makisalo sa mga makasalanan niyang minamahal. Amen? Wala mong ginawa si Pedro para maging matino eh. Mahal lang talaga siya ng Panginoon kasi alam naman ng Diyos kung ano ang kaya natin gawin. Isa lang ang kaya natin gawin, magkasala. Amen? Yun lang. Meron ka pa ibang kaya gawin? There is nothing good that cometh out of us. Kagabi, pinag-usapan natin, kulangot lang, o kaya muta, o kaya tutuli, o anything. There is nothing good that cometh out of us. Kaya wala kang pwedeng i-offer sa Panginoon. Just give yourself, sometimes not even a living sacrifice, a dying sacrifice. Holy and unacceptable to God. Only by the sprinkling of the blood are we acceptable to God. Amen. Yun lang. Sa budbud lamang ng dugo. Kaya yung 144,000 and the great multitude, isa lang ang qualification na, they wash their robes by the blood of the Lamb. Amen? Only by the blood are they acceptable to God. Nothing more, nothing less. At ang sabi ng Panginoon kay Pedro, and I'm going to end here, sabi niya kay Pedro, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Pag sinabi natin son of Jonah, anak ni Jonah, anak talaga siya ni Jonah, pero pag nabanggit kasi yung Jonah, maalala mo si Jonah na kalapate. Alam mo yung kalapate, Jonah means dove, which means dove, yung mababa ang lipad, yung wala, talawan, yung coward. At ang una pa naman na kinwalify ng Panginoon, hindi makakarating ng langit, ay yung coward. At ang mga duwag, mapakiapid, ay sa dagat-dagatan ng apoy, pero even though this, the Lord is his courage. Amen? Ang Diyos ang tapang ni Jonah. Pero dito, ibinabalik ng Panginoon yung tapang na meron si Pedro. Ang sabi niya, Pedro, mahal mo ba talaga ako kesa sa mahal nila ako? Ikaw ba talaga ang may pinakamatinding pag-ibig para sa akin? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, alam mo na mahal kita. So sabi niya, pakainin mo ang aking mga kordero. Feed my lambs. Sino yung kordero? Mga maliliit na mga tupa. So, pag mahal mo talaga ang Panginoon, turuan mo, pakainin mo, iligtas mo ang mga maliliit na mga tupa, mga non-Adventist. Amen? O kaya yung mga hindi pa binyagan. Pangalawa, sabi ng Panginoon, Peter, Simon, son of Jonah, do you love me? For the second time, ang sabi ni Pedro, you know, Lord, that I love you. Are you listening? You know, Lord, that I love. For the second time. Ilang beses nga ni Pedro tinanggi si Jesus? 3 times. And 3 times, the Lord is restoring his relationship with him. Kaya kung ilang beses mong tinanggi ang Panginoon, ilang beses ka rin ibabalik ng Panginoon. Amen? Ganito ka faithful ang Panginoon. Sa relationship nyo, ang nagmamanage ang Diyos. Amen? Ang Diyos ang nagmamanage sa relationship nyo. And the third time, on second time, ang sabi niya, tend my sheep. Gabayan mo yung aking mga sheep.
para makakain sila. Ano yung sheep? Ito na yung medyo matured na, pero gabayan mo lang. On the third, ang sabi niya, do you love me more than this? Sabi niya, feed my sheep. Pakainin mo. At first, kung mahal mo ang Panginoon, paggamit ka sa maliliit na bagay. Pakainin mo sila. Hindi lang yung pakainin ng Sabbath school lesson ng kung ano-ano. Si Kristo ang ipakain mo. Yung kanyang dugo at yung kanyang laman, hindi kung ano-ano lesson na hindi naman nakapagliligtas. Ang daming mga bata na napakaraming alam kahit sa Bible stories, kahit magbuklat ng Bible, napakabilis. Pero hindi kayang maging assured na kung sila iligtas o hindi. Tama, mali. Hindi talaga pag-aralan ng malalim. Si Kat nandito siya kasi uhaw siya. Sabi ko sa kanya, Kat, pakainin mo yung mga tao doon. Pastor, hindi ko kaya. Pakainin mo lang. Pag pinakain mo sila, mabubusog ka rin. Kaya nandito kami, nagbabasa kami ng Bible, chapter by chapter, habang may ginagawa kayo. Kasi hopefully, pagbalik niya, mapapakain niya yung mga tupa hanggang sa mapakain niya yung mga, una yung lambs, yung kordero, tapos yung mga matured na. Kasi dito lamang mabubuhay ang kaluluwa ng mga kabataan. Hindi sa mga speaker, hindi sa mga gandang event, kundi kapag ka sila ay kumakain na mismo ng salita ng Diyos at dugo ni Kristo. And this should be our food. Christ should be our food. Nothing more, nothing less. Hindi knowledge ng Bible. Marami kang alam, but even knowledge cannot save. Only by the relationship with Christ. By taking His blood. His sacrifice. Pero often, hindi na natin pinag-uusapan masyado. Kamatayan ni Kristo. Hindi natin nakikita masyado yung parang yung effort na natin ang nagliligtas sa atin. No. Ang sabi niya, most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wish. But when you are old, you will stretch out your hands and another will gird you and carry where you do not wish. Alam niyo, ang pangarap ng mga disipulo ay mamatay na kagaya ni Kristo. Kaya ang sabi dito, nung bata ka, ginagawa mo lahat ng gusto mo na pupuntahan mo, pero pag tanda mo, hindi mo na mararating yung gusto mo at sila na ang mag-i-stretch ng mga kamay mo. At sila na rin ang magtatali sa iyo. Ipinapakita, ang sabi dito, this he spoke signifying what death he would glorify God. Mga minamahal, ang tema natin ngayon is total surrender. And the greatest privilege is to die for Christ. If we really love Christ, we are willing to die for Him basta makilala lamang si Kristo. For the last text, ang tanong, Pastor, how do I know that God knows me? 1 Corinthians chapter 8. verse 3. Paano ko malalaman, Pastor, na kilala ako ng Diyos? Pakinggan nyo. But if anyone loves God, this one is known by Him. Mahalaga na you keep the commandments, pero may mas mahalaga pa na ipakilala mo si Kristo sa lahat ng makasalanan. Kung mahal mo talaga si Kristo, you talk about Him wherever you go. You just don't talk about Him. You talk about your love story. Amen? Pag-usapan mo kung anong ginawa ni Kristo sa buhay mo, kung paano Kanya niligtas, kung paano ang dugo ng Panginoon ay nagliligtas. Sa ganitong paraan, masasabi ng Panginoon na kilala kita. Mahalin mo ang kapwa mo at kilala mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos at kilala ka ng Diyos. Sino sa inyo ngayon ang gustong i-restore yung sa tingin niya ay nagwindang-windang na relasyon niya kay Kristo? If this is your decision today, would you like to raise your hand? Amen. Wala lang akong panahon, but how I wish I could hear your stories. Ito lang yung mag-encourage sa akin na patuloy na magsalita. Patuloy na mag-aral ng Biblia so that patuloy na mapakain ang kanyang mga tupa. If this is your desire, would you like to kneel with me as I pray?
Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ears. Lord, many of us are longing to be taken, wanting to have relationship with our opposite sex. Some of us are already taken for granted. But the relationship we want to establish today is our relationship with you. Among all things, Lord, walang ibang nakapagpapaligaya sa amin, kundi ang makapanumbalik ang aming relasyon sa inyo. Sa pananalangin, sa pakikipag-usap sa inyo, sa pagbasa ng Biblia, pag-share tungkol sa inyo. Wala nang iba, Panginoon, na lubos na pagpapaligaya. But many a times, Lord, we neglect this relationship. More than anything else, Lord, we long that we would be restored to you again and follow you. Nevertheless, it is beyond our power, Lord, to come to you. Draw us to yourself, Lord, for we are unable to draw ourselves to you. Continue to love us, Lord, and reveal and make known your love for us so that we could respond positively. And if we run astray, Lord, please draw us back to your fold. Today, humihingi kami ng tawad, Panginoon. Hindi lamang sa mga kasalanan na nagawa namin, kundi sa pagkakahiwalay namin sa inyo, na hinayaan namin, Panginoon, na mahiwalay kami sa inyo. For our neglect, not because of our duty, our neglect to respond to the love, to the call of the Holy Spirit to speak with you. Many a times, Lord, maraming pagkakataon na ginigising nyo kami, akala namin na iihi lang kami, akala namin na pupuyat lang kami, kailangan namin manood, akala namin wala lang kami magawa, but constantly you want us to talk to you. But we deny and reject those calls. Today, help us to be sensitive to that call that you want to talk to us. You want to establish a wonderful, feastful, fruitful relationship with you. And I pray for these young people, Lord, from this camp on, help them to be totally submitted, totally surrendered, and totally acquainted with you. Lord, give them the capacity to love their fellow men and to love you back, that they may know you and Him crucified, and this is eternal life for them. And so I pray, Lord, that you will not only give them repentance to come back to you, but the capacity to bring repentance to others who come back to you. Thank you for the wonderful message, and thank you for the opportunity to know you and your love for us. Your unconditional love towards each and every one of us. Thank you for giving me the time to share the scripture and the love of Christ. Bless us, Lord, and make us a blessing to others from now on. In Christ's worthy name we pray. Amen. God bless you.